Hello mga kaayos, so dito na naman tayo ngayon mga kaayos. So gabi ngayon, overtime tayo mga kaayos. Tayo'y magkakabit ng liner o-ring sa ating liner. So ipapakita ko yan sa inyo mga kaayos. Pero bago yan, gusto ko nga pala magpasalamat at saka shout out si Buddy Alvin Aurea. Maraming salamat po kay Pog Jubel Andoy. Maraming salamat po kaayos. At saka kay Buddy Richard Kalinog ng Indisyo Tracking. Buddy, maraming salamat sa'yo. Ingat palagi sa biyahe. At saka kay Toto Langer Juger Pineda. To, maraming salamat. Ingat ka palagi dyan sa ano mo, sa trabaho. Isa rin po yung mekaniko. So mga kayos, samahan nyo po ako. Ituturo ko po sa inyo kung paano yung pagkabit ng liner o-ring at saka yung pagbuwesta nito. So mga kayos, tara, samahan nyo po ako. Sorry, it's DJ. So mga kaayos, ito yung ating liner, no? Liner po ito siya ng 8DC9 na twin turbo. So mga kaayos, ito nga po pala yung groove, no? Ito yung groove ng ating liner. Ito yung sa ibaba, pangalawa, at saka yung pinakaitaas niya. Dito yung malapad. So mga kaayos, ito yun siya. Ayan. Ito yung itsura ng ating liner. Ayan, kapag wala pa siyang o-ring. Ayan. So, bago po natin siya lagyan mga kaayos ng o-ring, kailangan po malinis na po yung ating liner. Ayan po, yung groove na yan, dapat malinis na po yan. Tapos ito yung kulay brown na yan. Okay lang po yan, wala pong problema yan. At ano na lang po yan ng tubig. Malinis na to siya mga kaayos. Tsaka isa pa po, dapat po ay malinis yung sa loob ng ating liner. So ito kaayos, oh, ayan. Dapat malinis po siya, ayan. Ayan. Kapag ka hindi po brand new yung ating liner, dapat po malinis siya. Ayan po. Ayan. Ito naman po yung nagba-brown na yan. Wala pong problema yan siya. Okay lang po yan. Ayan. Tapos ito, kailangan po malinis na malinis ito yung pinakaitaas niya, pangalawa, tsaka yung pinakaibaba niyang groove na lagayan ng o-ring. Ayan. So standard po ito siya mga kaayos. Tapos ito na rin po yung ating liner o-ring. Ito. Ito po yung dalawang orange na to. Ito po yung sa ibaba at saka sa itaas. Yung isa pa sa gitna. Ito yung pinakaitaas niya, yung kulay itim na medyo malapad. Yan po. Yan. So mga kaayos, yung ating pagkabit naman po nito dapat po ay maganda po ating pagkakalagay, yung lapat na lapat siya dito para hindi po kumawang, para hindi po tumagas yung tubig. So mamaya mga kaayos, papakita ko rin yung pagkabit na po mismo doon sa black. So mga kaayos, kakabit natin yung kulay itim. Ito. Yan, ito. Kailangan gandahan ng pumaya mga kaayos para hindi po masugat yung ating o-ring. Yan. Yan. Ito po, wala po yan siyang problema. Ano lang po yan ng tubig. Importante po yung ating groove dyan. Malinis. At saka yung sa loob ng ating liner. Ito po, linisan din natin siya. Pero okay lang kahit hindi ito matanggal. Itong nagkukulay brown na yan. Tapos mga kaayos, ngayon ay ilagay na natin yung kulay itim. Ito naman yung orange yan. So kailangan maganda din po ang lapat niyan mga kaayos. Yan. Tapos ito naman yung pinaka last na ilagakabit. Yan. Yan. So ganyan lang siya mga kaayos, no? Wala nga po palang problema magkapalit itong sa gitna at saka yung sa ibaba. Parehas lang po yan, same size lang po yan ng o-ring. Wala po yung problema. So okay lang yan mga kaayos. So ito na siya mga kaayos, nakabit na natin yung ating o-ring. Yan, no? Yan. So mga kaayos, yung purpose nitong liner o-ring, ito po yung division, no, sa tubig para hindi po tumulo yung tubig. Ito po yung pumipigil sa tubig galing sa block para hindi po tumulo sa loob ng ating makina. Kapag na-overheat po yung ating sasakyan o napunit po o naputol o nagkaroon po ng sugat itong o-ring,
dito po dadaan yung tubig, yun po, isa na po yun sa mga magiging dahilan na magiging Sharon Cuneta na po yung ating makina. Hahalo po yung tubig sa langis. So ito po kadalasan yung nangyayari mga kayos kapag ka nagkaroon ng tubig yung ating crankcase dito. Yan. So mga kayos, ganun lang kadali yung pagkabit niyan. Huwag kayong matakot yung magkapalit yung sa gitna at saka yung pinakaibabang orange na o-ring na yan. Same size lang yan sila mga kayos. Yan. So okay na to mga kayos. So sa 8DC9 mga kayos, 8 pirasong liner. 8DC9 at saka 8DC11, tigwa 8 liner po yan sila. So mga kayos, pare-parehas lang po yung paglagay ng liner o-ring yan. So okay na to mga kayos. So lalagyan po natin lahat yung ating mga liner. So ito mga kayos, yung 5 na nalagyan na natin. Yan o. Yan. Pare-parehas lang yan sila mga kayos. So medyo madilim tayo ngayon at overtime tayo mga kayos eh. Gabi. Yan. So yung 3 mga kayos, kakabitan ko na lang din at saka ipapakita ko na lang sa inyo yung pagkabit na ho doon sa block na mismo. So yan mga kayos, no. Ito, naikabit ko na yung ibang liner. So may 2 pa tayong kakabitan. Yan. So yan, dapat mga ganyan kayos. Tapos yung dito sa labi niya, yan. Dapat wag siya yung sobrang angat. Dapat may kunting gap lang siya na napakakunti lang. Yan. So yan, tapos mga kayos, bago po natin to siya ikabit, kailangan malinis itong labi. Yan. Dapat malinis. Tapos yung dun din sa baba, yung dito. Yan, dito dapat malinis ito dito. Yan, so mga kayos, malinis yan siya. Yan ah. Yan. So ready na yan siya, ikabit na rin yung 2 nating liner dyan. So, yan mga kayos, makikita niyo parang may langis siya. Ano lang po yan, yung pinaghugas kanina na diesel. Yan. So pupunasan muna natin yan siya. So yan mga kayos, okay na yan. So ikakabit na natin ngayon yung isa nating liner. Papakita ko sa inyo kung paano yung pagkabit na hindi masira yung kanyang o-ring. So mga kayos, ito yung ating liner. Yan. Malinis na to. So ngayon, ikaisasalpak na natin to siya dito. Ito kasing iniingatan natin yung hindi to masugatan yung ating liner o-ring. Yan. Pag nakaano na siya mga kayos, didiin natin siya ng konti. Tapos mga kayos, gumagamit ako nito yung piston pin. Ito yung ating pinangpipress dyan. Yan, para hindi siya mag-disalign yung ating liner. Dali taas baba mga kayos yung ating lalagyan ng pang press natin na piston pin. Yan. At saka gagamit din tayo ng cylinder head bolt niya. Yan yung ating tornilyo na ginagamit. Thank you.
grabe na yan, dapat lumapat yan tulad nitong isa. Yan tulad nito, yan lapat na yan silang dalawa. So papalapatin din natin yan mga kayos sa pamamagitan nito. Higpitan natin to yung cylinder head bolt yan, dalawang yan. Yan. Yan, lumulubog siya mga kaayos, yan. So mga kayos, lapat na siya. Yan, yung labi niya lumapat na sa block mismo. So ngayon tatanggalin naman natin 'tong mga kayos yung ating ginamit na pag-press. So, isa na lang mga kayos yung ating ikakabit, yung pinaka dulo na lang. Yan. Yung dito na lang mga kayos. So, ganun pa rin mga kayos yung gagawin natin. Yan. Lapat na siya. Tatanggalin na natin yung ating ginagamit na bolt.
na pinagpipress natin sa ating liner. So tanggal na natin siya mga kaayos, ayan oh. So okay na mga kaayos. Tapos na tayo magkabit ng ating liner. So ayan mga kaayos, tapos na tayo lahat magkabit ng ating mga liner, ayan. Dito rin sa kabila. Ayan. Yan din siya mga kaayos. Ayan. Tapos na siya mga kaayos, oh. So ito rin yung sa kabila mga kaayos, yan. Okay. Yan. So ito lilinisin pa naman to bukas ulit mga kaayos, eh. Yan, yan. Importante na ikabit na rin natin yung ating mga liner. Yan. So yun mga kaayos, napakita ko po sa inyo kung paano po yung pagkabit ng liner o-ring sa atin pong liner, at saka kung ano po yung mga preparation na dapat gawin bago po natin ikabit yung liner o-ring, at saka yung pagkabit na rin po ng liner mismo doon sa ating engine block. So yun lang muna mga kaayos, at gagawa pa po tayo ng ibang mga videos din po sa mga sa susunod pa natin mga gagawin sa ating makinang NTC9 sa pag dukot na overhaul ng ating makina. So yun lang mga kaayos, sana may napulot po kayong mga idea at saka tips kung paano po yung pagkabit ng ating liner o-ring at saka yung pagkabit po sa ating engine block. So mga kaayos, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share, at saka pag-press nyo na lang din po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga bago nating videos na gagawin, na hopefully na makakatulong po sa ating mga kapwa mekaniko at saka sa mga gusto pong matuto sa pag-mimekaniko. So maraming maraming salamat po, ingat!